Maganda at mapagpalang araw mga mahal naming mag-aaral. Maligayang pagdalo sa Valenzuela Live sa Filipino 9. Alam kong marami kayong natutuhan sa nakaraang aralin. Ngayong araw ay panibagong kaalaman ng inyong matatamo. Kaya't halina't makinig, manood, matuto at magsaya. Bago natin simulain ang ating talakayan, narito ang kasanayang lilinangin natin sa araw na ito. Naipapaliwanag ang kahulugan ng salita habang nababago ang estruktura nito. Nabubuo ang kritikal na panghusga sa karakterisasyon ng mga tauhan at sa epekto nito sa pagiging masining ng akda batay sa napakinggang mga pahayag. Nagagamit ang mga ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan sa totoo, talaga, tunay at iba pa. Nasusuri ang pagiging makatotohanan ng ilang pangyayari sa isang dula. Kaya naman grade 9, sa pagtatapos ng ating talakayan, ay inaasahan kong masasagot niyo ang tanong na paano nakakatulong ang ekspresyon sa pagpapahayag ng katotohanan sa pagbuo ng kritikal na karakterisasyon ng tauhan sa isang dula. Bilang panimula, samahan niyo akong gawin ang puzzle game. Halika, tuklasin natin ang kaugnayan ng mga salita pangungusap sa ating tatalakayin kung saan ang mga paglalarawan at larawan na mabubuo ay may kaugnayan sa ating tatalakayin sa araw na ito. Sa gawain ito, tutukuin niyo lamang ang hinihingi batay sa paglalarawan at huwag kalimutang ilagay sa chat box ang inyong sagot. Para sa unang bilang, pinupuri sa buong mundo dahil sa kahangahangan talento sa pag-awit. Umawit ng ilang awitin sa Disney movie tulad ng Princess Jasmine sa Aladdin at Mulan. Ikatlo, tinampanan ng papel ng Miss Saigon. Sino kaya? Mahusay! Siya nga ay si Lea Salonga. Ikalawa, ama ng sarswelang Tagalog. May sagisag panulat na Lola Basyang. Ang sumulat ng walang sugat. Ano kaya ang inyong sagot? Tumpa, siya nga ay si Severino Reyes. Para naman sa ikatlong bilang, isa sa pinakasikat na dula sa Inglaterra. Tungkol sa wagas na pagmamahalang natapos sa trahedya. Dulang isinulat ni William Shakespeare. Correct! Ito nga ay Romeo at Juliet. At panghuli, isang uri ng panitikang nahati sa ilang yugto na maraming tagpo. Hango sa salitang Grego na drama na nangangulagang gawin o ikilos. Pinakalayunin itong itanghal sa tanghalan o entablado. Ano ang iyong sagot? Magaling! Ito nga ay Dula! Salamat sa inyong pakikibahagi sa ating gawain. Kanina grade 9, sinagawa natin ang puzzle game. Natukoy niyo ang mga nilalarawan. Natukoy niyo si Lea Salonga, Severino Reyes, Romeo at Juliet at ang salitang Dula. Marahil ay mahinuha na kayo sa ating aralin. Tama! Ang mga larawang ito ay may kaugnayan sa tatalakayin nating bagong akda. Ang dula. Ano nga ba ang dula? Ang dula ay isang uri ng panitikang nahahati sa isang ilang yugto na maraming tagpo. Pinakalayunin nitong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Ang mga gumaganap sa dula ay siyang bumubuhay ng kwento. Mahalaga ang mga tauhan ng dula dahil sila ang mga aktor na gumaganap sa mga karakter ng dula upang maipakita ang tiyak na layunin ng mayakda sa kanyang isinulat. Magtungo naman tayo sa sangkap ng dula. Ang sangkap ng dula ay nahahati sa tatlo. Sa simula ay mayroong bahagi, ang tagpuan, tauhan at sulyap na suliranin. Sa gitna naman ay may kasukdulan, tunggalian at saglit na kasiglahan. At para sa wakas, ito ay mayroong kakalaksan at kalutasan. Ngunit bigyan natin ng focus ang tauhan sa dula. Ang tauhan ay isa sa mga sinusuri sa pagbabasa ng mga akdang pampanitikan.
ang mga tauhan na nagbibigay kulay sa kasiningan ng dula. Meron tayong uri ng tauhan batay sa karakter. Una, tauhang lapad o flat. Ang tauhang lapad ay tinatawag, ang tauhang lapad ay walang pagbabago, stereotype o karaniwang ang kanyang karakter. Ang bilogang tauhan naman o round ay ibig sabihin siya ay ang klase ng tauhan na may pagbabago sa karakter. Maaaring siya ay masama sa umpisa, ngunit naging mabait sa huling bahagi ng akda o mabait na naging masama dulot ng naranasan sa buhay. Pandagdag na kaalaman sa tauhan. Una, pangunahing tauhan. Siya ang pinakamahalagang tauhan sa akda. Sa pangunahing tauhan, umiikot ang kwento mula sa simula hanggang sa wakas. Kadalasan sila ang mga protagonista o bidang tauhan. Katanggaling tauhan. Siya ang sumasalungat o kalaban ng pangunahing tauhan. Mahalaga ang papel na kanyang ginagampanan sapagkat sa mga tunggaling ito, nabubuhay ang mga pangyayari sa akda. Kadalasan sila ang mga antagonista o kontrabida sa tauhan. Pantulong na tauhan. Ang pantulong na tauhan gaya na ipinahihiwatig ng katawagan ay karaniwang kasama sa pangunahing tauhan. Ang pangunahing tungkulin nito sa akda ay maging kapalagayang loob o sumusuporta sa tauhan. Isa pang tawag sa kanila ay confident. Bago natin talakayin ang himbawa ng dula, ay gawin muna natin ang gawain matsalita. Sa gawain ito, makikilala ang angkop na salita, kahulugan ng salita, habang nagbabago ang estruktura nito. Upang lubos nating maintindihan ng dula, ay gawin natin ang panghawa ng sagabal. Buuin ang angkop na salita upang makumpleto ang pangungusap. Gawing gabay ang formula sa inyong pagsagot. Huwag kalimutang ilagay sa chat box ang inyong sagot. Bago natin simulan ang gawain, alamin at tuklasin ang pagbabago ng mga salita dahil sa paglalapit. Mga salitang nagkakaroon ng pagbabago ng kahulugan batay sa estruktura nito para makasagot kayong mabuti. Salitang ugat. Ito ay isang salita na walang dagdag na paglalapi. Panlapi. Ay isa o ilang pantig na dinalagdag sa unahan, gitna o hulihan ng mga salitang ugat upang makabuo ng isang panibagong salita. Mga uri ng paglalapi. Inunlapian kapag ang unlapi ang kinakabit sa salitang ugat. Halimbawa, nag plus biro, magbiro. Umasa equals umasa. Ikalawa, initlapian kapag ang panlapi ang nilagay sa gitna ng salitang ugat. Halimbawa, takbo plus equals tumakbo. Kirot plus equals kumirot. Ikatlo, hinunlapian kapag ang isang hunlapi ang inilagay sa salitang ugat. Halimbawa, sayaw plus in equals sayawin. Buhat plus in, buhatin. Ikaapat, kabilaan. Kapag isang unlapi at isang hulapi ang sabay na inilagay sa isang salitang ugat. Halimbawa, mag plus takbo plus han equals magtakbuhan. Pag plus tanim plus an, pagtaniman. Ikalima, gitlapian, ginitlapian at hinulapian. Kapag isang gitlapi at isang hulapi ang ikinabit sa isang salitang ugat, halimbawa, tawag plus in plus an equals tinawagan. Sabi plus in plus han equals sinabihan. Ika-anim, laguhan. Kapag isang unlapi, isang gitlapi at isang hulapi ang nilagay sa isang salitang ugat, halimbawa, ipag plus sigaw plus plus an equals ipagsumigawan. Ngayon ay simulan na natin ang pagsagot sa ating gawain. Para sa unang bilang, ang mga batang palaboy ay patlang ng basura sa tambakan upang pagkakitaan. Na plus kuha equals ano kayang matsalita ang mabubuo? Aba, tama! Ang sagot ay
tanguha para sa ikalawang bilang. Patlang sila ang mga tao, ngunit hindi naman magawang tulungan sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Kina plus ki plus na plus awa plus an equals? Ano kayong matsalita ang mabubuo? Magaling! Ang tamang sagot ay kinaawaan. Para sa bilang tatlo, hindi sila patlang dahil gusto nila. Ipinanganak silang ganon, ngunit nagsisikap upang magkaroon ng magandang buhay. Ma plus hirap equals? Anong matsalita ang mabubuo? Correct! Ang tamang sagot ay mahirap. Para sa bilang apat, may ilang pinalad at patlang ang buhay dahil sa pagsisikap o di kaya'y pinagkaloob ng kapalaran. Na plus bago equals? Anong matsalita ang mabubuo? Mismo, ang tamang sagot ay nabago. Para sa bilang lima, sana marami akong laruan. Sana maligaya ako ngayon. Kung hindi patlang, hindi kakakain. Mag plus si plus sipag equals? Anong matsalita ang mabubuo? Correct! Ang tamang sagot ay magsisipag. Salamat sa inyong pakikibahagi. Sa tingin ko ay nakatulong ang ating gawain upang maunawaan ang ating tatalakayin akda sa araw na to. Ngayon, panoorin natin ang maikling video na naglalaman ng buod na bahagi ng dulang putik sa layag ng bangka ni Sibeliano T. Marquez. Sa inyong panonood, huwag kalimutang itala ang mahalagang kaisipan, impormasyon, karakterisasyon ng mga tauhan at ilang pangyayari sa akda na nagpapakita ng pagiging makatotohanan. Gayun din kung kayo ay may katanungan, ilagay lamang ito sa ating chat box. At ang ilangan ay bibigyan linaw natin pagkatapos ng talakayan. Putik sa layag ng bangka ni Sibeliano T. Marquez. Hi, buhay! Araw-araw na lang. Pagkagising ko, tambakan ng tuloy. Sa tambakan ang simula ng buhay, sa tambakan din matatapos. Sayang, kung hindi sana namatay na maaga sina itay at inay, hindi sana ako magtitiis ng gantong hirap. Sana ay nasa eskwelahan ako. Sana marami akong laruan. Sana maligaya ako ngayon. Kung hindi ka naman magsisipag, hindi ka kakain. Aba, walang yung bata ka. Kaya pala kaunti lang nipapasok mong scrap, eh marami pa ang pahinga kaysa trabaho. Pagkatapos pag maliit ang kinikita, nagre-reklamo. No, hindi mangungunsumi kung ganyan ang mga trabador. Ang tatamad! Naku, makaalis na nga't baka masira pang araw ko. Tamad daw, kitit nagkakanda ko ba niya sa paghalungkat ng basura araw-araw? Ano, marami tayong mahalungkat na basura ngayon para lumaki-laki naman ang kita natin. Alam mo, mapupuno na ang bumbong ko. May pambibili na naman ako ng bagong damit. Tingnan mo naman yung suot ko, ang baho na. Ako naman, nag-iipon lita para sa nanay ko para may pambili siya ng gamot kasi nakakaawa na siya. Laging pinahihirapan ng kanyang ubo. Ako naman, Oscar, lahat ng kinikita ko ay kinukuha lahat ng tito ko para maibili niya ng alak. Pagkatapos, pagdating lasing, sinusuntok pa ako. Aawa ka naman pala. Kailan kayo magpapago yung tiyuhin mo? Oh, Arnel, marami ka bang nahalungkat? Tirahan mo naman kami. Marami pa. Bakit naman huli na kayo? Hindi ba usapan natin alas 5? Siyempre naman, Filipino time. Pag sinabing alas 5, alas 6 yun. Iyon na
ang hirap sa ating mga Pilipino, kaya walang asenso, kumakalamsik mura, papili-Pilipino time pa. O nga pala, bakit parang galit si Aling Menang nang makasalubong namin? Nagkita ba kayo, Arnel? Oo nga, nasira ang alaw ko eh. Kay aga-aga, sermon ang pinalamusal sa akin. Kaya pala nang makasalubong namin ay bigla kaming binulyawan. Yung bruhang yan, kala mo kung sino, pareho naman natin mabaho. Oo nga, pero wala tayong magagawa. Siya ang amo natin, sa kanya tayo kumukuha ng ikabubuhay. Kanya o sa basura? Oops, oops. Kesa basura, ang malaga ay masimula na tayo maghalungkat at baka maraanan na naman tayo eh. Maligo na naman tayo sa sermon. Eh kung may awa ba yan, hindi magiging ganyan ang buhay niyan. Sabi nga ng mga nakakakilala sa kanya eh, walang kapwa-tao. Kung tulungin natin ang iba pa natin mga kasamahan, umisip tayo ng paraan upang labanan siya, para makita niya ang kanyang kamalian. Tuloy magbago siya ng pakikitungo sa atin. No, labanan? Eh para tayong bumangga sa pader. Alam naman ninyo maraming bataan si Aling Menang. Pero mananatili na lang ba tayong inaapi? Sinasaktan? Sa isang banda, may katwiran si Lita. Oo nga, paano na lamang ang mga katuparan ng ating mga pangarap? Tulad natin ay dapat pang mangarap, dapat pang humanap ng kasaganaan, tayong baon na sa tambakang ito. Alam mo, Andres, lahat tayo ay may karapatang mangarap at mabuhay. Mahirap man o mayaman, ang mangarap ay hindi masama. Nangangahulugan pa nga itong matatag sapagkat nais natin matakasan ang mabahong buhay na ito. Hindi lamang yan, Andres. Sa pamamagitan nito, lalo natin nanaisin ang pag-unlad. Lalo natin hahangarin ang tagumpay. Palad nga, sapagkat wala tayong kapansanan. Nga, mayroon tayong mga mata upang makita ang tamang daan, mayroon tayong mga paa na pilit tatalunton sa tamang landas ng kaunlaran. Tulad ng iba riyang hindi alam kung makakarating pa sila ng tugatog ng kanilang pangarap dahil wala silang paa, wala silang mata. Nga na tinararanasan ang sarap ng buhay, ang tumuklas ng higit pang karunungan sa paaralan, ngunit higit ang karunungang nakukuha natin sa paglilipot sa lansangan, sa pagharap sa iba't ibang hamon sa buhay, sa pakikisalamuha sa iba't ibang uri ng tao. Tulad ng bangkang ito, walang kabuluhan, walang saysay dahil tinapon na pinagsawaan na ng may-ari. Subalit hindi niya alam na kapag nilagyan niya ito ng layag at pinaanod sa tubig, magkakaroon to ng kabuluhan. Ganyan din tayo, sa tingin ay mga palaboy. Walang puwang na mabubuhay pa sa mundo, subalit bigyan lamang tayo ng pagkakataon ay magkakaroon tayo ng kabuluhan. Naunawaan niyo ba ang bahagi ng dula? Naalala niyo ba ang mahalagang pangyayari o kaganapan sa akda? Naibigan niyo ba ang wakas ito? Alam kong marami ang gumugulo sa inyong isipan mula sa napanood na bahagi ng putik sa layag ng bangka. Upang higit itong maunawaan, ay gawin natin ang gawain wagi or sawi. Makakatulong ang gawain upang tuklasin nyo ang papel na ginagampanan at karakterisasyon nito. Sa gawain ito, ilalagay sa chatbox ang wagi kung ang angkop na tinutukoy na tauhang nilalarawan sakda at sawi naman kung hindi. Para sa bilang isa, naulila sa ama at ina kaya napilitang mangalakal ng basura upang makakain. Siya ba ay si Arnel? Wagi or sawi? Ano ang iyong sagot? Mahusay! Ang sagot ay wagi dahil siya nga ay si Arnel, ang batang nagtatrabaho kay Aling Menang upang mabuhay. Bagamat mahirap ay ikitaan siya ng pag-asa sa buhay, siya rin ang pangunahing tauhan sa dula at tauhang lapad dahil hindi kakikitaan ng pagbabago
bagamat nakakaranas ng paghihirap sa buhay sa murang edad. Sa bilang dalawa, ang batang tauhan sakta na lagi na lamang negatibo ang iniisip at sinasabi, inaabuso rin ng kanyang tiyuhin. Ito ba ay si Oscar? Pagi or sawi, ano ang iyong sagot? Tama! Ang sagot ay sawi. Dahil ang batang laging negatibo ang pananaw ay si Andres. Siya rin ay pantulong na tauhan dahil isa siya sa mga kaibigan at kasama sa trabaho ng pangunahing tauhang si Ernel. Siya ay nauuri sa tauhang lapad dahil hindi kakikitaan ng pagbabago, bagamat nakararanas ng paghihirap sa buhay. Tatlong bilang. Ang tauhang nangaalipin sa mga bata upang kumita ng malaking halaga. Si Aling Menang ba ang tauhang tinutukoy? Wagi or sawi, ano ang iyong sagot? Mismo, ang sagot ay wagi. Siya nga ay si Aling Menang, ang katunggaling tauhan o antagonista o kontrabida sa bidang tauhang si Andres. Siya ay nauuri sa tauhang lapad sapagkat hindi kinakikitaan ng pagbabago. Bilang apat, ang tanging hangad lamang ng tauhang ito ay makabili ng damit mula sa kanyang naipong pera sa pangangalakal. Siya ba ay si Ana? Wagi or sawi? Ano ang iyong sagot? Magaling! Ang sagot ay sawi. Ang tauhang inilalarawan ay si Lita. Siya rin ang pantulong na tauhan dahil kaibigan, kasama, katrabaho ng pangunahing tauhang si Arnel. Nauuri rin sa tauhang bilog sapagkat kakikitaan ng pagpabago sa ugali ng tauhan. Mula sa pagiging materialistiko ay nabago at nagkaroon ng malasakit sa kapwa at sa mga kaibigan. Tunay ngang inyong naunawaan grade 9 ng Dula. Dahil natukoy niyo ang mga tauhang inilalarawan batay sa katangian nito at nalaman ninyo ang uri ng tauhan batay sa karakter sa tulong ng gawaing wagi at sawi. Mahalaga ang karakter na gagampanan ng tauhan sa Dula. Nakasalalay sa mga tauhan kung ang mga pahayag ay kapanipaniwala o hindi. Ngayon, bilang pagpapalalim ng pagtalakay sa nilalaman ng Dula, ay gawin natin ang gawaing fact or bluff. Makatutulong ito upang masuri ninyo ang pagiging makatotohanan at di makatotohanan, gayon din ang pagkilala sa karakter ng tauhan at ilang pangyayari sa Dula. Sa gawaing ito, susuriin nyo lamang ang mga pahayag at ilagay sa chat box ang fact kung nagpapahayag ng katotohanan hinggil sa Dula. At bluff naman kung hindi. Sa bilang isa, ayon sa Article 3 of International Labor Organization or ILO Conventional Number 182, ang pinakamasamang uri ng child labor ay ang pagpasok sa prostitution, child trafficking, drug trafficking at slavery. Fact or bluff? Ano ang iyong sagot? Mahusay! Ito nga ay fact. Dahil ito ay nagpapakita ng katotohanan. Marami pa rin tao ang nang-aabuso at hindi maganda ang pakikutungo sa taong mas mababa sa kanila, katulad ni Aling Menang, sa mga batang scavenger na pinagtatrabaho sa murang edad. Sa bilang dalawa, ayon kay Undersecretary Jess Mateo, na ngayong taon, posibleng 5 milyong estudyante ang hindi makapag-aaral ngayong school year 2020-2021. Fact or bluff? Ano ang iyong sagot? Ang sagot ay fact o katotohanan. Dahil hanggang sa ngayon, ay marami pa rin mga batang hindi nakapag-aaral
or out of school youth dahil sa hirap ng buhay. Katulad na lamang nila Andres, Lita, Oscar at Arnel na kahit gustuhin man nilang makapag-aral ay hirap sa buhay. Bilang tatlo. Sa aking palagay, sa basura ay may pera. Ano ang iyong sagot? Fact or bluff? Magaling, bluff, hindi makatotohanan. Ito ay sariling opinyon o palagay lamang. Sa bilang apat, bate sa resulta ng Labor Force Survey ng Philippine Statistic Authority mula 2010 hanggang 2014, ang kabuuang populasyon ng mga kabataang may edad 5 hanggang 17 taong gulang ay patuloy na tumataas mula sa 28.134 milyon sa bawat taon. Mas tumaas ang bilang ng kabataang lalaki kaysa sa kabataang babae. Noong 2014, mataas ito ng 1.6%. Ano ang yung sagot? Fact or bluff? Tumpak! Ang sagot ay fact. Ito ay makakatotohanan. Katulad sa Dula, ay marami pa rin mga bata ang nagtatrabaho sa murang edad para mabuhay o hindi kaya makatulong sa pamilya. Salamat sa muli niyong pakikilahok sa ating gawain. Pagbati sa mga nakakuha ng tamang kasagutan. Marahil ay lubos niyong naunawaan ang dulang putik sa layag sa tulong ng ating mga natapos na gawain na fact or bluff, kung saan nasurin niyo ang pagiging makatotohanan at di makatotohanan ng mga pahayag na may kaugnayan sa Dula sa tulong ng mga salita ayon sa o batay sa. Ngayon, upang higit pang mapalalim ang pagtalakay, ay gawin natin ang gawaing ekspresyon mo, piliin mo. Ngunit bago natin alamin ang panuto ng gawain, ay talakay natin ang ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan. Ang ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan ay isang pahayag na may suportadong datos ng pag-aaral, pananaliksik, at suportadong impormasyong na patunayang tama o mabisa para sa lahat. Ang ganitong uri ng pahayag ay karaniwang may siyentipikong basihan gaya ng agham at siyensya. Sa pagpapahayag ng katotohanan, kailangan maging tumpak at wasto ang pahayag, salita at mga gramatikang gagamitin sa pagpapahayag. Ang mga sumusunod ay mga panandang ginamit sa pagpapahayag ng katotohanan, totoo, talaga, tunay sa katunayan, ayon sa, batay sa, alinsunod, mula sa datos na aking nakalap at marami pang iba. Upang masubok kung tunay ngang naunawaan ng ating tinalakay kaugnay ng ekspresyon sa pagpapahayag ng katotohanan, ay simulan na natin ang gawaing ekspresyon mo, piliin mo. Makatutulong ito upang masuri niyo ang ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan. Sa gawaing ito, una ng angkop na ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan ang bawat bilang. Piliin ang sagot sa note organizer. Huwag kalimutan ilagay sa chat box ang inyong sagot. Para sa bilang isa, patlang sa ilalim ng GCQ, patuloy pa rin ipinatutupad ang paggamit ng quarantine pass sa lungsod ng Valenzuela. Tunay, alinsunod o batay? Ekspresyon mo, piliin mo. Ano ang iyong sagot? Tumpak, ang sagot ay batay. Sunod na bilang, ang mga pasaherong sasakyan, ang tamang sagot ay alinsunod. Sa binigay na paalala ni Mayor Rex Richelian, patlang na hindi na maaaring gamitin ng mga senior citizen ang quarantine pass, maliban kung sila lamang ang maaaring lumabas ng tahanan. Tunay, totoong, batay. Ekspresyon mo, piliin mo. Ano ang iyong sagot? Winner! Ang tamang sagot ay tunay. Mahusay grade 9 dahil sa aktibo niyong pakikilahok sa ating gawain. Nakilala niyo ang angkop na salita, hulugan ng salita habang nagbabago ang struktura nito sa pamamagitan ng gawain mat-salita.
Natukoy din ninyo ang tauhang nilalarawan batay sa katangian nito at karakter sa tulong ng gawaing wagi or suwi. Nasuri rin natin ang mga pahayag na nagpapakita ng katotohanan sa dula sa gawaing fact or bluff. At naisa-isa niyo ang mga ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan sa gawaing ekspresyon mo, piliin mo. Sa tingin ko ay nakatulong ang ating mga isinagawang gawain upang lubos na munawaan ang nilalaman ng dulang putik sa layag ng bangkak. Upang higit itong maunawaan, hinihikayat ko ang bawat isa na basahin ang buong dula na naglalaman ng tiyak na detalye hingil sa mga mahalagang pangyayari sa akda. Ngayon, bigyan natin ng kasagutan ng tanong mula sa ating chat box. Ang tanong ay mula sa mga mag-aaral ng Gente de Leon National High School. Bakit mahalagang maunawaan ng salita batay sa pagbabago ng istruktura nito? Mahalagang maunawaan ng salita batay sa pagbabago ng istruktura nito dahil ang salita sa isang pangungusap ay maaaring magbigay ng isang particular na kahulugan at mensahe with nababago ang diwa ng pangungusap depende kung paano ginamit ang salita. Alam kong marami pa kayong tanong. Huwag kayong mag-alala at ang lahat ng iyan ay bibigyan linaw ng iyong guro sa Filipino. Para naman sa malagang tanong, paano nakatutulong ang ekspresyon sa pagpapahayag ng katotohanan sa pagbuo ng kritikal na karakterisasyon ng tauhan sa isang dula? Ang mga tauhan ang nagbibigay buhay sa dula. Isa sa mga sinusuri sa pagbabasa ng mga aklang pampanitikan. Sila din ang nagbibigay kulay sa kasiningan ng akta, ang damdamin at pananaw na kanilang sinasabuhay ay nagahatid sa atin upang matukoy ang kaganapan sa pangyayari sa isang kwento. Ang mga bitaw na linya ng mga aktor na siyang sandata upang ipadama ang damdamin, paniniwala, maging ekspresyon na kanilang pagpapahayag upang makabuo tayo ng kritikal na karakterisasyon ng tauhan. Grade 9, binabati ko kayo. Sa kabuuan ng ating aralin ay mahusay ninyong natamo ang sumusunod na kasanayan na naipapaliwanag ang kahulugan ng salita habang nagbabago ang istruktura nito. Nabubuo ang kritikal na paghusga sa karakterisasyon ng mga tauhan at sa epekto nito sa pagiging masining ng akda batay sa napakinggang mga pahayag. Nagagamit ang mga ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan sa totoo, talaga, tunay at iba pa. Nasusuri ang pagiging makatotohanan ng ilang pangyayari sa isang dula. Naway naging makabuluhan at mabunga ang araw na ito. Para sa pagpapatuloy ng talakayan, isagawa ninyo ito sa inyong follow-up discussion. Hanggang dito na lamang. Lagi nating tatandaan, anumang sitwasyon, tuloy ang edukasyon. Paalam!